Nito, magandang umaga sa inyo lahat. Welcome sa programa ang Bawal ang Pikon! Let's say, ay po isa pa yung napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, at napapanood din tayo sa ating live stream sa untvweb.com, sa ating Facebook Live, sa ating pong 1,360 satellite monitoring centers. At mamaya kasama din natin ang mga taga Cavite, Hipo Hoda, Terminal, ano ba? Paano ba sabihin? Hipo Joda? Hipo Joda. Kasi sa Espanyol, Hipo Hoda di ba? Hipo Joda naman pagka Portuguese. Terminal Guadalupe sa Congressional Avenue, Quezon City. Makasama din natin sila. Enero po ng taon na kasalukuyan inilunsad ng Department of Transportation o DOTR ang PUV Modernization Program. Isang programa ito ng gobyerno na ang layunin ay palitan yung mga lumang public utility vehicles o PUV ng makabagong pampasaherong sasakyan para nga daw po magkaroon ng mas maayos at ligtas na masasakyan ng ating mga kababayan. Pero sa kabila po niyan, yung mabuting layunin nila na magawa yan, marami naman po ang agad na tumututol dyan. Particular na yung ibang jeepney drivers at operators na ang sinasabi naman po nila, maaapektuhan daw nitong ang programa na ito ng gobyerno. Ang iba-iba hong usapin tungkol dito sa PUV Modernization Program, natalakay na ho natin yan minsan dito sa ating program. At kasama po natin si DOTR Undersecretary Tomastin Orbos, at ito nga pong Stop and Go Transport Coalition President na ating kasama din ngayon, si Ginoong Jude Magno. Panoorin muna natin. Pebrero nitong taon ang makapanayam ni Kuya Daniel Razon sa kanyang programa, sina Stop and Go Transport Coalition President Jude Magno at Department of Transportation Undersecretary Tomastin Orbos hinggil sa PUV Modernization Program. Isang programa ng pamahalaan na layong palitan ang mga lumang jeepney ng makabago at mas ligtas na public utility vehicles. Sa nasabing interview, ipinaliwanag ni Undersecretary Orbos ang kahalagahan ng pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Ano ba talaga ang intention at ano ba talaga yung content ng modernization program na ito? Talaga yan. Alam naman ni June, ano, matagal na ho dapat itong ginawa. Imagine, 50 years daw mayigit yung ating mga public utility vehicles. Talagang kailangan ho i-modernize para ho sa kaligtasan, unang-una ho, ng ating mga mananakay, para ho sa kabutihan ng ating mga jeep, ng mga operators, saka mga drivers, at saka para makatulong sa kalikasan. Yung hong pinag-uusapan natin na PUVM o yung Public Utility Vehicle Modernization Program, hindi lang naman ho yung sasakyan, hindi lang ho yung jeepney. Yung pinag-uusapan ho natin dito, lahat ho ng public transport, kasama po dyan ang taxi, kasama ang bus, kasama ang jeep, kasama pati truck ho. At ang pinag-uusapan ho dyan, hindi lang ho yung sasakyan, although napakalaking bagay ho talaga ng sasakyan. Ano yung kailangan i-modernize na talaga, na roadworthy siya. Pero pati ho yung tinatawag natin yung ecosystem ng ating pagpapatakbo po ng ating public transport. Nilinaw din ito ang ilang usapin patungkol sa nasabing programa. Kabilang na ang umano'y planong pag-phase out sa mga jeep na may edad 15 taon pataas. Ano yung sinasabi ni Kajun na 15 years tatanggalin ng jeep? Actually, tinanggal na ho natin yan. June, ang pinag-usapan natin dito, basta roadworthy. Hindi na ho namin nga ini-impose yung 15 years na mga... Kasi yung ano talaga, 15 years and above, talagang dapat tanggalin na sa kalye. Pag ginawa ho natin yun, walang papasa talaga eh. So ang inahabol na lang ho namin, yung tinatawag nating roadworthiness na ating mga sasakyan. Doon sa 3 years na natitira. Sa 3 years, Na natitira, no? Opo. So ibig sabihin, 3 taon, kahit nalagpas na ng 15 years yan, in 3 years, pwede mo pang gamitin opo. Yan. Opo, basta tama. Pagdating ng 3 years, lahat yan. Kaya yan ay under pang 15 years, phase out yan. Opo. Nabigyan naman ng pagkakataon si Tata June Magno na maglabas ng kanilang mga hinaing patungkol sa PUV modernization. Kabilang na ang kanilang concern patungkol sa presyo ng mga modernong jeepney, pati na ang suhestyon nila na i-rehabilitate na lang ang mga lumang jeep sa halip na bumili sila ng bagong jeepney unit. Kung kami po may magko-comply na ililipat namin yung pinto para yung pong usapan na ligtas o hindi, tatas namin ang bubong. Papayag ba sila na kahit 15 years, eh, pwede? Kung natin i-rehab lang ang jeep,
hindi aabot ng 1 milyon ang gagastusin mo. Kasunod nito, hinamon ni Undersecretary Orbos ang Stop and Go Coalition na maglabas ng rehabilitated jeep na magko-comply sa required specifications ng DOTR para sa mga public utility jeepneys. Isang hamon na agad namang tinanggap ng pinuno ng nasabing transport group. Nahamunin ko po sila, pakita nila sa amin yung jeep na luma na ginawa nilang bago. Tignan natin. Magkano gagastos yan? Tignan natin. At if it complies, bakit nung hindi? Kasi alam nyo naman, ang batas, ito po, si Secretary Tugadi na nagsabi. Uh-oh. Ang batas po ay nandyan para sa tao, hindi po yung tao para sa batas. Mm-hmm. Kung mapapatunayan po nila na talaga yung kanilang lumang sasakyan, na i-convert nila lahat magko-comply, pati yung height, pati yung likod, pati yung mga fleet management system. Including yung engine. Lahat na po yan. So, pwede nating pag-aralan yan. Kasi ako, tututukan ko yan. Kuya Daniel, put it black and white. Gagawin namin alam yan. Black and white lang natin. Kasi alam mo, Jun, nagsalita tayo dito sa media. Yan ang pinaka-black and white mo. Oo. Wala dahil tayong atrasan pagka, dito. Dahil pagka nilatag natin yan, sabi ni Yusek, pag nagawa ninyo yan, i-consider nila ng deal. Less than... Kailan tayo mag-umpisa? Kanina po yan. Umpisa na namin yan. Matapos ang mahigit 4 na buwan, ipapakita na ngayong araw sa publiko ng Stop and Go Coalition ang lumang jeepney na kanilang ni-rehabilitate at kinostomize base sa required specification ng Department of Transportation. Ang tanong, papasa kaya sa Department of Transportation ang rehabilitated jeepney ng Stop and Go Coalition? Thank you. Alam niyo, walang pinakamaganda na makikita tayo kung hindi yung merong problema, may nakita tayong solusyon, di ba? At merong usapin ay nakakaupo para mapag-usapan. At pag-usapan ng maayos, hindi para magtalo lang, hindi para mag-away, kung hindi para talagang makakita nung tunay na maaaring maging sagot sa ating problema. Pero papasa nga kaya sa pamantayan po ng Department of Transportation and Rehabilitation, ito pong rehabilitation na ginawa ng jeepney ng Stop and Go Transport Coalition. Para sagutin po natin yung mga tanong na yan, ay gusto natin ngayong i-welcome muli ang atin pong Department of Transportation o DOTR, USEC, Tomas Team Orbos. Welcome back ulit, sir. Salamat sa pagpapaunlak. Salamat po ulit. At syempre, hindi naman mawawala pa rin yung atin pong kasamang si Jun Magno, ang presidente po ng Stop and Go Transport Coalition. Morning, Jun. And si Ronald Barawidan. Tama po ba sabi ko? Chairman po ng board ng Stop and Go Transport Coalition. At si Ginoong Bernabe Mugar, BLM Motors. Magandang umaga po sa inyo. Bago natin umpisa na magsuri, alamin muna natin na yung mga pamantayan ng Department of Transportation. Ito hong jeep na ito ni ginawa ng transport ng Stop and Go Transport Coalition. Alamin natin ho kung ano-ano nga ba yung mga inayos at mga ginawa nila dito ho sa jeep na ito. Pakita muna natin ito. Last year kasi, mula nung napirmahan yung OFG ng DOTR, ay nag-propose na sila ng mga project na jeepney na masyado nang kami matataasan sa kanilang mga presyo. Una-una, yung mga binibigay nila ngayon na prototype ay karamihan naman ay China. Kaya ngayon, ang grupo namin ay gumawa kami ng initiative upang ipakita sa gobyerno kung yung ating jeepney ay buo pa rin at kaya natin i-rehab o baguhin na ayon doon sa batas na pinalabas ng OFG noong last year, 2017. Ginawa namin
yung mga ito katulad ng jeep nito na sa likod ko ngayon ay nirehab namin, binago namin yung katawan, yung chassis same pa rin, yung body tinaas namin, yung specification na gusto na mangyari ng ating gobyerno ay sinunod namin na pwedeng tumayo yung tao sa loob, maluwag. Ang pintuan ay sa tagili ng dadaan. Kasi nga sabi nga nila na pag sa likod daw ay ang tawag ay suicide door daw. Yan ang tinatawag nila. So yung aming sasakyan nito ngayon ay kung tutuusin mo, ito ay nagkakahalaga lang ng wala pa 1 million kung nasa, I think nasa 450,000 lang itong body na ginawa namin na sasakyan. Dating makina, inayos namin, pinakalibrate namin, in-overhaul namin. Ang ating makina nung aming ipatest sa DNR ay naging compliance. Yung sinasabi ng gobyerno na Euro 4 ay kaya namin pantayan. Sobra pa sa Euro 4 kundi naging point 86 yung kanyang usok. Ang chassis nito ay almost 20 years na ang kanyang buhay. Kaya nung inire-rehab namin o inaayos namin yung jeep nito at nung makita namin ay maganda pa at maayos kahit nasabihin natin na 20 years na ito ay matatag pa at hindi kailangan pang baguhin. Una-una, kung ito yung babaguhin natin ay hindi na rin pwede doon sa specification ng kanyang registro. At kung babaguhin man ito, ay hindi, alam ko hindi rin papayagan ng ating LTO dahil marami ng prosesong dapat gawin. Ang kulang na lang dito siguro yung mga gadget like GPS, Wi-Fi, dashcam, then CCTV. Labas yan yung di ba aircon? Ayan yung tatanong lang naman. Oh, ayan, ayan na yung ano, yung rehabilitated. Oh, pero mga namalengke yan. Correct. Oh. Nasa aircon, wala. Hindi na tatanggal yung amoy ng isda. Yusek. Yes, sir. Paano po ang ano natin dito ngayon? Kung halimbawang, siguro at least nandiyan dyan, ano? Uh-huh. Sa unang tingin ninyo, anong himakas ninyo? Ako naman ho, unang-una, papasalamat nga ho ako sa inyo no, na nabigyan ng ganitong pagkakataon. Papasalamat ako sa Stop and Go. Dapat hindi yung Stop and Go pangalan nila. Dapat Go and Go. Go and Go. Oh, kasi okay. Imagine ho yan, di ba? Para. Kasi, palagay ko, dapat sa susunod, nandito na si Bongo. Para Go na Go. Opo. Yan ho, ata yung pupunta. Anyway ho, papasalamat ako sa kanila kasi yun ho ba yung hindi ho natin pwedeng ipasa walang bahala yung kanilang pagnanais na effort din. Oho, noon talaga nakita nyo naman at sabi ko nga ho kanina, sa unang tingin naman compliant at mukha naman malayo ang pinagbago doon sa dati, no? Siguro nga ho, yung tanong nyo nga na aircon, madali lang, magkano lang naman idadagdag mo dyan, no? So, aircon. Ako on the sa tingin ko ho, no, malaking pinagbago, sana compliant, hindi ho sa akin ho kasi nakaano yan, nasa Bureau of Product Standards and Department of Trade. Ganun pa man ho, ako at ito masasabi ko sa kanila nagawa, salamat. Tingnan ho natin kung ano sasabihin ng mga kasama ko po sa gobyerno. Kung maliit lang ho diferensya, alam nyo, hindi na ho dapat pinag-uusapan yan. Importante. Kung maliit ang diferensya, ay magtulungan tayo na maidikit natin yung diferensya yung kung ano man. No? Kasi yan galing sa inyo yan. Eh. Pinaghirapan nyo yan at sinubukan nyo i-comply ang gusto ng gobyerno. Mm-hmm. Dapat may halaga ho yun. Pero paano ba yan, Tata June? Ano? Yung sa total, nandiyan naman yung mga gumawa at yung mga proponents natin. Ano ang natira doon sa luma? Yung buong body. Wala kami kinuha doon sa buong body. Kaya yung buong body lang aming pinalitan. Yung makina? Hindi. Yung makina, yung pa rin. Yung pa rin. Pero yung makina, inayos namin, in-overhaul, lahat. Yung injection pump, everything.
So reconditioned yung reconditioned siya. Yung dati pa rin ang ginamit ninyo. So chassis makina ang naiwan. Yun pa rin, original pa rin siya yung mga i-beam niya, everything. Okay. Yun lang aming ginawa. Ang importante lang kasi dito yung objective ng ating gobyerno na maging compliance ka, no? Pangalawa, yung environment. Mm-hmm. At saka yung sinasabi natin nila na sa kanan ng pinto, kaligtasan, yung kaligtasan, yung natin. Taas. So ginawa na namin lahat. Okay. Kaya etong naging resulta at maganda naman naging resulta sa DNA, dalawang beses namin din na, no? Nung unang lumabas siya tapos sa kahapon, 0.23 ang naging resulta ng emission. Mm-hmm. So ano po bang required usage? 2.5. So mas 2.5 pasado in other words. 2.5. Nagdadasal si Kuya Jun noon na pumasa kaagad eh kaya. Pero Yusek, magkano ho yung ano natin, yung sa atin na Jeep? Ang pinakamura ho na jeep na alam ko na bago nasa mga 700 ho eh. Yun ang pinakamura. Pinakamalo nasa lampas 2 million naman. Yun pong pinakamura na yun po yung nasa standard na ng modernization. Opo, natin. Opo. Pero category 1 ho yun. Yun yung mas maliit na jeepney. Yung multi-cab version. But that's allowed. Allowed po yun. Allowed yun. May mga lugar po na kailangan multi-cab lang ho ang ano. Okay. Alright. Pero alamin muna ho natin dito, magkano ba ang nagastos naman ng Stop and Go Transport Coalition para dun sa ginawa nila na yan na pag-re-rehabilitate ng jeep na ito? Panoorin muna po natin. Gumastos ng pintin sa recondition ng injection pump at no-till tip. Plus 30 sa recondition ng makina. Bali, inabot yun ng 45,000. Mas matibay kaysa kanilang sinasabi na China. Ito ay Japan. Noong naayos na ang makina, ginawa ko ng magandang kaha. Pero itinira ko ang kanyang chassis. Yung body na ginawa ko, inabot siya ng mga 450. Lagyan ko ng upholstery, kisame, yung mga yero na ginawa ko, pintura, wiring, sticker, mga ilaw, inabot siya ng 450. Yung ilalim, in-recondition ko yan, yung kanyang mga differential, na-recondition ko, molye, gulong, rim, pinaltan ko yung lahat, ginawa kong bago, siguro inabot siya ng mga 100,000. Sa kabuuan, 100,000 at saka 450 plus recondition ng makina ay inabot siguro ng mga 600. Wala pa yung ilalagay ng mga gadget na mga tinatawag na Wi-Fi, GPS, Dashcam, siguro aabotin ito. Sabihin na natin, aabotin ng mga 650 to 700 isang buong unit na yon. Kung tibay at tibay sa sinasabi nila, oo nga, kanila, brand nyo. Pero ang akin, surplus Japan. Kung ikukumpara mo naman sa China, kapag in-overhaul naman ang China, wala na. Ang Japan, kapag in-overhaul, sigurado matatag. Balik uli siya sa dati na ang kanyang makina matibay uli. Pag may maintenance mo, isang buwan, magpapalit ka lang ng wheel cap, preconditionally, change oil, okay na uli ang kanyang makina, matibay kung sa ikukumpara sa kanila. Yung mga supplier na kinukuna ng mga pyesa ng sasakyan, hindi mahirap hanapin. Dahil lang Japan, yung mga pyesa ng Japan, hindi mahirap hanapin sa mga ginagamit kong sasakyan. Saan mang auto supply ay meron. Pwede kang bumili kahit saan. Ang susunod kong project na gagawin na jeep ay mas maganda kaysa rito dahil ang gagawin ko ay sa kanan din ang kanyang pinto pero gagawin ko siya ng rampa na yung may kapansanan na may wheelchair ay pwedeng ipasok na pag naipasok dito ay ditiklop ang kanyang upuan. Yun naman ang susunod, yung may mga kapansanan na pwedeng isakay, na ang jeep ay komportable naman sila. In other words, yung pagre-rehab, lahat
inabot ng 595 at kung ilalagay pati mga gadgets, abuti ng halos 700,000 pesos na halos kapareho na nung bago ninyo, Yusek. Opo. Pero maliit. Maliit, mas maliit. Yung mas maliit. Uh-huh. Yun ubang bago na sa inyo, Yusek? As in, bago makina, ganun? Bago lahat eh. Bago makina, bago yung chassis. Made in? Iba-iba ho. Kadamihan. Meron din made in Japan na ganun. Meron din naman ho. Yung made in China, mas mura. Made in Japan ho. Mas mahal. Pero bago, as in brand new. Bago ho lahat. Yung atin ho, surplus ba yung atin? Lahat yung mga, yung pinalit po natin. Na, kasi, di ba, pwede ka naman na luma yung makina mo, pero yung mga gamit na parts, brand new lahat. Yun ay dati lang makina. Ni-recondition lang yun. Pero yun yung dati ng makina noon, nung jeep na yun. So walang pinalitan doon sa mga parts? Ni-recondition talaga. In-overhaul siya. Tapos, kasi pag sinabi naman natin na nag-overhaul, pwede naman nag-overhaul tayo na papalitan mo mga piston ring, lahat. Mga pinalitan ho ba? Ganun bang lahat, ginawa? Lahat po. Pinaano yun? Recondition. Lahat yun, lahat. Bago na yung pinalit yung bago mga na, parts. Bago na lahat yun, yung mga nasa loob. So, naiwan lang yung ano, yung bali yung chassis. Yung chassis at saka yung makina lang talaga. Yung makina. Oh. Pero yung buong body, yun, bago lahat yun. Stainless yun eh, puro stainless yun. Ako siguro, ang payo ko sa kanila, pinaghirapan na rin yes, nila yan. Yes, idaan ho natin sa talagang masusing... sa roadworthy. Oo. Na hindi ho kayo, hindi kami. Hmm. Tama na ibigay natin sa DTI. Oo. At sabi ko naman ho, may... Kung talaga mapatunayan natin na talaga naman ay pwede ito, bakit naman ho hindi? Ganun lang naman ho ang gobyerno eh. Hindi naman ho, alam po ni Kuya Daniel yan. No? So talagang pwede, ba't hindi? Pero idahan ho natin sa masusing talagang pag-aaral, talagang ibigay natin sa kanila. Meron ho mga bagay-bagay niya na hindi ho talaga tanggap eh. Pero hindi ko sinasabing sarado tayo dyan. Tignan ho natin. Pero ngayon, where do we go from here, Yusek? Kasi po, parang ang atin eh, is kagaya niyan, hindi ba, ang sinasabi nga ninyo, kung sakali na makikita naman na yung gagawin nila, ay pwede naman nating i-accommodate na instead na sa modernization ay pabilihin sila ng bago, ay payagan natin sila na ganun ang gagawin nila. Basta't papasa lang doon sa standard ninyo. Kasi kagaya po nito, doon sa mga specifications, may seating capacity. Yun po eh. Mga ganun ho ba? Oo. Tapos yung lahat ng details na to, yung pintuan, yung kanina na, yung sa yung Euro 4, yung sa PWD, which they are willing to comply with. Oo. Pero paano po ngayon ito maipo-formalize na in case this will be really allowed? Kasi baka mamaya, yung efforts naman na ganun, ang kauwian naman, hanapan naman ng butas na eto, hindi ito pwede. Kaya hindi pwede yan talaga. At... ang ipilit natin talaga. Hindi, dito lang tayo talaga. Dito lang tayo sa modernization natin. How can we now formally parang say na, okay, welcome na ngayon yan at yayakapin natin yan, Yusek? Ako po, ang payo ko po sa kanila, dalhin po natin yung sasakyan sa Department of Trade and Industry, sa Bureau of Product Standards. Tignan natin, idan natin sa talagang ano yan, proseso. Dalhin natin sa DENR, tignan talaga yung smoke emission. Which willing naman kayo sila. Submit, ano? Ako po, ako, payo ko nga ho, maganda itong sana itong programa nyo, tuloy-tuloy na bantayan ito. Kasi sayang naman kung pwede yan. Hindi so, pwede na po kaming magpa-schedule, Yusek, together with yes, you sir. And then opo. Them. Opo. Para dalin po natin sa mas tayo po ang mag-ano, dalin natin sa DTI. Yes, yung lahat po nang dapat na ipa-approve so that we can actually move on with the process. Opo, tapos sa LTO ho pala, kailangan dun sa roadworthiness, tignan lahat yung ano niya, yung 60-point standards ng roadworthiness sa sasakyan. Wala ho, ako, I'm even, willing po ako na ano, na akbayan sila dito sa kanilang ano nito sa kanilang journey. Subukan ho natin, walang masama eh. Sinubukan naman ho nila and may ano ho yan, may halaga naman ho yan. Payo ko lang din ho na tulad doon ng sinasabi namin sa modernisasyon, hindi lang naman ho yung sasakyan ang kailangan natin ibaguhin. Yun yung sistema ng pagpapatakbo ng negosyo ng jeepney, kailangan din ho natin na sundan yon, hindi na ho yung boundary. Tignan ho natin lahat yun. At yun, tingin ko, pinakaunang hakbang talaga yung sasakyan. Pero yun hong mga ngayon ay kagaya, mga meron na tayong mga bago, hindi po ba? Opo. Bakit hindi ho yung iba pa yata na gagamit sa
kalsada. Meron pa, ano ho ba ang problema pa natin doon? Opo, kaya nga ho nagpapasalamat ako sa kanila kasi ang isang talagang nahihirapan kami ngayon yung ano yung pag-iyaya sa mga ano sa mga kasama nila, kasama natin sa ano sa po? Industriya, sa hanap buhay na at least to sila Jun Magno eh sinubukan nila. No, kung ano man meron sila sinubukan nila. Ibang talaga ayaw. Tapos na usapan dito. Mm-hmm. So doon pa lang tapos na ho, hindi na namin sila maihila dito sa modernisasyon. No? So yan po isang problema. Ngayon patong-patong na ho 'yon. Yung iba naman may problema sa funding. Problema rin ho 'yan. Hindi rin nila maitawid yung kanilang sarili. Tinutulungan din ho namin. But siguro itong may pangako po kami kay presidente na bago mag-SONA, maglabas ho kami ng makikita ho natin dito sa Metro Manila, mga ilan na ho kahapon no, naglabas na ho kami ng 15. So ang target ho namin bago mag-SONA, maka 300 ho kami to 500 na mga bago dito sa Metro Manila ho. Na operational na po. Operational dun na po sa yan. Mga route. Opo. Na ibibigay po ninyo. Maganda ho na banggit niyo yung rota kasi isa rin ho yan na bahagi ng modernisasyon. Hindi lang ho yung jeepney, hindi lang ho yung driver, din yung operator. Yung mismong rota ho, kailangan natin i-rationalize. Mm-mm. Kailangan ho akma yung numero, ng yung bilang ng mga sasakyan doon sa rota. Hindi ho sumusobra, hindi humihigit at hindi ho naglalaban-laban sila para kumita rin ang ating mga driver. At the same time, yung ating mga pasahero ho na alam nila na kahit anong oras, alam nila kung anong oras darating sa sasakyan. So yun po ngayon ang target din natin na mailagay na lahat bago mag-SONA. Opo, opo. Presidente. Opo. So we're expecting at least ilan nga siguro po? Mga 300 to 500 do yung actually 1,000 ho dapat yan pero malapit na ho eh. So I'm nagiging conservative ako dun sa 300. Ano pong mga target na natin ngayon na route? Yung pinaka-primary na tatargetin natin, kung saan po natin itatakbo ito? Dito po sa ano po, sa Commonwealth yung isa, dito po papuntang Quezon Avenue. Iba-iba ho. Iba-iba ho yung mga nag-apply. Kung sino man ho yung handa na ho dun sa application nila, yung nakapag-kompleto na at na nabigyan na ho na approval it. Mm-hmm. Yun na ho yung mga bibigyan kaagad ng mga ano ng mga rota. Okay. Matanong ko lang po dun sa ating nag-co-construct kajun ano. Kung halimbawa tayo ang mangyari sa atin. Sige, inalaw tayo ngayon. Kumusta po production natin? Ilang sasakyan ang kaya nating i-rehab halimbawa sa isang buwan? Kasi kung halimbawa nagdagsaan ngayon yung sige, papagawan diyan na lang kami sa inyo. Punta na lang kami sa inyo at mas makakamura kami. Uh-huh. Yung amin ngayon mga sasakyan para mapumasok sa modernization program ay paparehab namin sa inyo. Ay gaano karami ang kaya nating i-accommodate? Sa ngayon kasi, nagpa-plano kami na pag ito tinanggap at umubra naman sa ating gobyerno, mag-expand talaga kami ng operation. Mag-expand kami. Kung baga sa ano, halimbawa, nasa Batangas kami ngayon, maglalagay kami sa Metro Manila, maglalagay kami sa Valenzuela, mag-expand kami ng kasi hindi naman pwedeng Batangas lahat so, yan. So, magbubukas ka ng negosyo motors ngayon. Hindi naman. I-expand lang namin yung kanyang talir. Ah, yung talir niya? Oo, oh, i-expand lang namin. Eh, bakit siya lang naman? May lagay ba sa'yo yun? Wala kasi maingay ko yun. Hindi kasi, di ba alam mo kung minsan sa ganyan yung ano eh, ganyan yung lakaran na ano, pare, eh pagka nabukas yung negosyo, eh paano naman yung iba? May iba naman nagmamanufacture din. Will you be open para dun sa iba naman na gano'n? Dapat. Siyempre naman, diba? Siyempre naman. Wala naman, hindi naman monopolya ito eh. Open naman. Yung ibang talyer, pwede naman gumawa rin ng ganyan. Kaya rin naman nila yan eh. Oh. Isa amin lang kasi. May open ito yung, lang ito eh, di inuna kasi namin. Yes. Una-una, testing lang ito eh. Uh-oh. At dadaling ba sa DTI? Uh-oh. Siyempre, medyo 50-50 pa rin kami ron. Uh-oh. Kung ano yung bubutasin sa amin dyan, kung may bubutasan man. Uh-oh. So, doon pa lang tayo sa level na 50-50. Uh-oh. Kasi ayaw namin sabihin, okay na yan. Hindi eh. Hindi, pero anong tinitingnan nga natin na, halimbawa, production rate natin sa ganyan? Kasi parang, siguro, kung gaano ba kabilis natin pwedeng tapusin ng isa? Kasi problema natin, baka abutin naman tayo ng pagbaha uli ng ano, di ba? Kasi ito, ginawa namin to 2 months eh. Dalawang buwan. Dalawang buwan ito. Pero ilan lang naman yung kasama niyang gumagawa ron. Hindi naman ganun karami yung manpower eh. Mm-hmm. Siyempre, pag nagkakaroon kang mass production, magdadag ka naman power. Magiging iba na yan eh. But will that also be a question, Yusek, para tanggapin? Kasi di ba, sa akin lang,
okay, sige, eh, kaya mong gumawa. Eh, baka naman nuknu ko ng bagal mo naman bago. Yun, no, tama ho kayo. Eh, baka... Kasi nahabol na natin yung tatlong taon eh. Na lahat mabago na, no? So, eh, tama ho kayo. Kung, kasi yung formula nila, kung talagang pwede, dapat ibigay din sa lahat ng pwede. Oh, pero meron ho bang pwedeng ayuda naman doon? Kasi alam ba, kagaya nun, siyempre, may motor sila. Tama ho kayo. Tama ho. Teka muna, eh, kailangan ko ng puhunan para naman ako mas mabilis ang production ko dahil kailangan ko ng maraming tao. Paano po naman? Meron ho, kung talaga hong mapapasa nila, ako naman sabi ko nga eh, sana para matulungan ho natin lahat. Ay, meron ho ang gobyerno ng tulong sa kanila pagka ho talaga. Pati dun sa mga magmamanufacture, ano? Oo, eh, kasi kung yung mga ano nga ho, yung mga gumagawa ng brandyo, eh, may subsidiya rin ng gobyerno. Yes. O umaasa sa subsidiya ng gobyerno, kahit man lang yung sa mga taxes, eh bakit naman ho, hindi. So, pwede na po natin palagpasin ngayon dun yung ano, kasi after 3 years, Tata Jun, di ba, at Yusek, after 3 years na to, yung lahat ng 15 years old ay hindi na pwede, hindi ba? Ayun yung problema ng kanilang makina. Yun ang gusto kong sana. Ay, kasi ganun po ang magiging ano ho, kayo dun, eh. Ang natira, may natira ka eh. Ang natira sa'yo, yung chassis at saka yung makina. Yun ho. Eh yung chassis at makina, nakarehistro pareho sa LTO. Aho. Ibig sabihin, kung rehistro niyan, eh 20 taon na yan na nakarehistro sa LTO, lalagpas na dun sa requirement. Aho. Yun ho, yung medyo tayo, dun ho ako namang problema, iniisip ko lang ho. Kasi yun, kahit hindi na ho. Hindi ba pwede baguhin yung batas na yun? Ay, paano ito? Ano po ba yung pinangawakan natin dito? Ang pinangawakan ho talaga natin dyan yung batas na ho na, ano, na talagang kailangan 15 years and below. May ano naman ho, may rason yun eh. Kasi nga ho, kahit na gano'n mo ayusin yung makina mo, talagang, yes, alam nyo naman ho yan, talagang mahirapan ho tayo na i-maintainer yan. Eh, so bagsak na yung kanila uli. Dahil eh, kasi hindi ko po alam kung ano po yung kanila. Halimbawa, yung makina na yun, di ba Tata Jun? Ano? Eh, yung mga ibang mga makina, ganun din ang gagawin nyo, re-rehab nyo lang eh. Hindi, kasi nasa maintenance nga dyan eh. Nasa maintenance. Kung naalala nyo lang, nung magkaroon ng tanggal burok, tanggal usok ang ating DOTR, bakit napakaraming nag-ayos ng jeep? Bakit nakakapasalat sa LTO ngayon? Lahat halos yan. Yun, utang na loob namin sa DOTR yun. De, pero Tata Jun, ang pinasahan nila, yung test na like emission test, di ba? Yun yung pinasahan nila. Yung. Pero, kung ang titingnan mo yung date of manufacture or date ng pagkakarehistro, bagsak. Kasi, halimbawa, 15, maayos nga yan. Pero, ang pinag-uusapan ngayon dito, yung taon. Eh, kung 15 taon pataas, eh, 20 taon na yan na nakarehistro, pasado man yan, di ba, bagsak pa rin dahil sobra na doon sa taon. De, kaya nga ito aming ginawa ngayon, ito nga yung aming pinapakiusap. Kasi pag sinabi natin 15 years and above, exactly, eh mawawala, walang matitirang jeep. Ah. Yun ito, yun ba, eh. Ito bang inirehab nyo ilang taon na? Ilang taon na po? Ilang taon na? 20 years. 20. 20. Pero maganda pa yung chassis so niya. So yung makina at chassis, 20 years. Yung makina yata, hindi naman, hindi na 20 yung makina kasi nagpalit na rin ang isang makina yan eh. Yung pong 20, yes, ano lang po, yung 20 years po na chassis, meron ng wear and tear talaga yon. So kailangan mismo yun, itest natin talaga kung kakayanin niya yung... Sa bakal. O, kasi bakal yan, talagang sa gumagapok. Init, sa bigat, meron ho talaga yan. Yung sa engine naman ho, kung 20 yun, lalong masa... But again, para lang ho, kasi pinaghirapan ho nila yan. Oo, kailangan, ako ho, personally, sige, i-done ho natin sa ano yan. Sa investigation, sa talaga masusing pag-aaral, testing at lahat. Para wala ho, we have to give them that. Pinaghirapan din naman ho nila. Wala ho akong pinapangako, pero tignan ho natin. No? Yun lang ho talaga, yung engine, siguro masyado hong mahirap ho yung 20 years. Hindi ko po alam kung pati ho yung nangyari sa DNR na malinis. Tignan, baka ginamit mo yung ano, yung spray ni Calando na ano. Hindi, pero Yusek, di ba parang ganito? May nasakyan ako minsan aeroplano, papunta ako ng Baguio. Yes. Nung tanungin ko, dahil parang ako eh, mukhang di pa ako pinapanganak kay aeroplano na ito. Tinanong ko ho, eh 1947 pa daw yung aeroplano. Tama ho, ayos, aeroplano, ganun po eh. Okay, ganun. Eh sabi ko, ba't ganyan? Di ba tayo ibabagsak niyan? Eh, ang sagot naman nila sa akin, yan naman ho, meron mga piyesa yan na, limbawa, dumating yung certain period of time na dapat palitan, pinapalitan na lahat. Hmm. So halos lahat ng piyesa ay napalitan na. Parang kumbaga, yun na lang pinakakahon niya
ang hindi napapalitan. Yung number na lang nung, kasi yung meron ng engine number yan, eh, di ba? Parang, kung napalitan mo yung lahat ng laman loob, ang engine number niya will still remain the same. Pero lahat napalitan na ho. Pero lahat halos napalitan na. Kasi yung... Di ba makukonsider yun? Ang natitira kasi sa makita natin ni black lang eh. Andun lang kasi yung engine number sa black. Pero lahat yan, napapalitan niya. Yung, correct. Yung cylinder head, yes. Yung laman piston, loob niyan. Piston, yung, ring. Yung liner niyan, napapalitan ng brand new yan. Hmm. Na lilituli siya. Babalik sa standard siya. Kaya lahat yan, pag pinalitan mo lang yung loob niyan, brand new na rin yan. So hindi naman puro rebore ang ginawa. Hindi, bawal yan. Naninipis yung black eh. Kasi kaya may alam din ako dyan dahil dati akong jeepney driver eh. Tumakbo pa nga ako sa'yo, hindi ako nagbayad eh. Ay, ganun yung ano, ganun kasi ang makina. Tignan natin, wala akong ano. Sige, patunayan ho nila. Kasi sa kanila ho ngayon yan eh. Yung burden. Oo, ano? Patunayan lang ho nila. Okay. At, okay. And this is, this will be done po sa DTI. DTI, iba-iba ho. DTI, LTO, DNR. DNR. Siguro maganda, mag-ano tayo, sa, gawa tayo ng schedule. Yan, okay. Natin so, Ana, eto ngayon ang susunod natin na gagawin. Kailangan na natin tutukan mula dito ay pupuntahan natin ang susunod na step. Ano po ang pinakamagandang unahin, Yusek? DTI. What would DTI. Ako, DTI po talaga eh. DTI. Okay, so DTI muna and then LTO. LTO. Madali na ko yung, ano, yung smoke. So, madali. Madali. Saka yung kasi nasabi natin, Euro 4, etc. etc. Alam niyo, problema natin dito, diesel eh. Hindi naman yung makina eh. Tinin niyo, pasinin niyo nga sa lahat ng gasoline station. Bakit dalawa ang diesel na binibenta? Isang mahal, isang mura. Kasi andyan yung dumi eh. Marumi kasi ang diesel natin. Yung mas mura. Kahit mas lagyan marumi. Mo ng Euro 4 yan, marumi ang diesel mo, uusok yan. Meron nga kami miyembro, may taxi, Euro 4. Nahuli na yung smoke emission eh. Euro 4 yun. Mm. Hyundai pa yun, brand new. Eh, ba't ka kasi nagkakarga ng marumi? Hindi, nasa driver kasi yan. Kasi nga, ano yung dapat sinasabihan mo yung driver mo. Eh, alam mo, pag hindi kumikita, gagawa ng paraan yan eh. Baka mamay nilalagyan ng coke yung ano. Hindi, baka beer pa eh. Di, mas mahal naman yun. Yun ang sinasabi namin na wala sa makina yung problema eh. Nasa gatong. Nasaan? Sa diesel. Hindi na problema eh. Oh, nasa maintainer po na sa ng engine, ng ano, sasakyan. Paano ngayon sasabihin mo kasi doon kung halimbawa nasa diesel yan, palitan natin lahat ng gasoline station, ganun ba? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, kung papasinin nyo ang gasoline station, dalawa yung diesel na nakaan yan. Sa isang station nakalagay. Dapat isa na lang, ganun. Dapat yung pang Euro 4, Euro 4 lang talaga. Para kahit makina mo yung Euro 4, pagkakargahan mo siya na ordinary, uusok rin yan eh. O di nasa nagkakarga ngayon, choice mo yun, di ba? Ang may kasalanan, eh yung nagkakarga. Hindi, kaya nga, yun nga yung bottom line dito kasi. Ay, kaya lang ho, meron yung lumang diesel dahil madami pa hong luma. Nasa ano naman ho eh, talagang kailangan mag-Euro 4 standard na talaga. Dalawa pa rin ho, isang Euro 4 sa isa mas mataas. Pero kasi yung ibang hindi pa rin ho kakayanin. Euro 4. Well, at least ngayon, ang atin ngayong pinagkakasunduan ay gagalaw na tayo sa susunod na hakbang. Ang hakbang na natin, DTI na tayo. At least meron ng assurance naman sa atin si Yusek Orbos tungkol naman tignan dito. Tignan natin, wala ho tayong mapapangako pero handa ho tayong bukas ho ating isipan. Pero ng mga ano doon kaagad, meron mga hindi na sumasang-ayon sa ating regulasyon. Pero sabi ko nga ho, sabi rin ni Secretary Tugade, titignan natin, wala naman hong masamang tignan at masakaling makatulong sa ating kababayan, bakit ho hindi. Okay, sa aming pong pagbabalik, punta natin sa labas at sihat-sahatin natin kung ano ang atin hong makikita. Kasama natin si Yusek Orbos at ang atin hong mga kasama dito. Kung makakaupo, tignan natin, makakaupo ba ilan? Ang dami naman ninyo eh, di ba? Ilan yung, akit tayo, ilan yung makakaupo talaga? Tapos, makakatayo ba? Huwag si Y na, patatayoy natin. Patayoy natin. ano ba ang height po nung ano? Ano ba ang height? 1.75 yun eh. 1.75. Oo. Katulad niya kailangan natin. Masukatan. Hindi kasi ang naging problema kasi sa ganyan, eto pasinin nyo rin yan. Di, kasi meron kami na nadaanan na yung nasa parang kubaw. Yung biyahe ngayon. Hindi kasi ako technical na tao, so tignan natin. Lahat, naka-standing na sa loob. So nagkakaroon ngayon ng tendency na mag-overload lahat yan eh. Ang gulong niya, single tire. Pagka inipunong-puno yan, baka sumabog yung gulong. Eh, so, ibig mo sabihin, kaya hindi dapat nakatayo? Gano? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, yan yung mga consequence na mangyayari dyan. Oh. Na bakit kinakailangan natin na kanyang kataas.
nagkakaroon talaga standing. Ang problema doon, parang sinabi mo lang, huwag kang gumawa ng itak kasi pinananagaan ng leeg. Diba? Kasi... Basta mag-comply tayo. Huwag mong... Sabi ko lang yung nakikita ko. Pagka ginawa mo yung ganun, kasalanan mo dahil ginamit mo ng hindi tama. Pero pagbalik ho natin, tignan po natin at kung ano masasabi ni Yusek Orbos sa aktual natin pong makikita at malalaman ho natin kung ano yung mga pwedeng tingnan at silipin sa pagbabalik po natin dito sa ating programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rosan. Babalik po kami. Ano ang pinili nyo? Lugar po. Lugar? Hindi kayong tatlo yan, talaga. Ito ang programa, ang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rosan. Dito tayo sa pagpapatuloy. Ito na yung jeep. So, nakakailan na yung pumasok? Wala pa. Wala pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito na. Pasok na. Babihain na. Pito. Sakay na. 8. Dalawampu't isa, dalawampu't dalawa. O yan, tingnan natin kung makakapasit yung labing dalawampu't dalawa. Tapos walong tayo, ha? Tapos walong tayo, ha? Tandali. Upo na. Upo't po tayo. Upo'ng jis lang. Bawal ang kanto. Kasa. Upo po kayo, upo. Yung ating seating capacity. Pwede po kayong maupo. Basta na. Ayan, pwede pa dyan. Yan. Okay, so kailangan natin ng 8 pa. Tayo, 8 tayo. Tayo, 8. Hindi, tayo. Tayo, 4. 1, 2. Yan. 3. Isa na lang. Para yung 4 hindi. Tama na to. Asa si Yusek. Ay, sakay na po kayo. Sakay na kayo. Yan. Tingnan natin. Nakatayo. Paano lang? 1, tayo, hindi, tayo. 2, 3. Hindi na ako mauntog. Ilan na yan? Ilan na kayo nakatayo? Okay ba? 1, 2, 3, 5. 5. 6. Oh, 2 na lang. Yusek, tayong 2. Ah, 2. Sige. Hindi mo sabihin, tatakbo talaga tayo. Aba. Yan, May registro ba ito? Kasha, Yusek. Hoy, driver, sakay mo si Yusek. Di ba yung sec, Kasha? Kasha itong... Baka hindi na umandar. Kasha naman pala eh. Kasha, So, based dun sa ano po, pwede. Sa capacity, pwede. Sa pintuan, pwede. Alright, pintuan, pwede. Ano pa po ang ano, Yusek? Yung ano, tawag mo nila dun, yung ano eh. Height, okay na. Height, okay. Okay yung na, visual requirements mukha naman okay. So, tignan. Yung makina, hindi naman ako ang pwede magano. Yes, but at least yung basic na nakikita po natin. Yung ganito, hindi naman, pwede naman kahit hindi aircon, di ba? Sa tingin pasado. Ko, pwede. Ano pa po yung nakikita nyo dito yung dapat na back? Kasi para at least mabigyan nyo po ng idea, para mas makapasa sa DDI. Kasi kung halimbawa may nakikita kayo na pwede pang, di ba, bago natin dalhin ng DDI. Sa yung nakikita po, mukhang... Pwede. Yun na lang mga hindi nakikita. Yun ang dapat na talagang tingnan. Which is yung makina. Makina, chassis. Welye, yung mga gulong, yun naman yung ano. The task to the process. Pero single tire lang po talaga, ano, dahil truck na pagka double tire. Eh. Meron naman ng double tire eh. Yung category 4, pang-probinsya talaga. Pang-probinsya, pero yung dito, dapat hindi single tire lang. Actually, so basically, ito, yung rim dati nito is 15. Okay. So, para medyo mas matatag at ginawa namin 16 rin para medyo lumaki na. So, yun po, hindi ko pa sigurado kung pa-pwede yan. So, tignan na natin. Ginawa nyo na 16 rin. 16. Mas malaki na konti. Kasi medyo, pero requirements naman yun ng ano. Kasi nakikita namin kung mga meron nga akong, meron nga akong gustong sabihin sa kanila. Subukan nyo nga ho na ano. Kung nandun na rin, subukan nyo nga ho pati makina at saka yung chassis, ibaguhin nyo na rin.
Pero ganito naman, baliktad rin nyo. Ito, kasi yung body nyo ang pinalitan nyo, hindi ba? Baka pwedeng tignan nyo na rin na baka yung makina. Bagong-bago na yun. Oo, subukan nyo nga na kayo gumawa. Baka naman konti lang. Konti lang diferensya nun. Bagong makina at saka bago na chassis. Subukan nyo lang. Baka pwede. Di ba? Para malaman. Di ba? Pag-aaraming mo muna kami pag-gastro. Ha? Hindi, ilalagay mo ako doon sa BLM. Hindi ako pwede. Subukan nyo lang. Wala akong mawala. Wala naman daw po yung tang Euro 4 na makina lang nabibigay. Alam nyo, doon po namin kayo. Tulungan namin kayo. Napunta na ako kami sa Isuzu. Subukan nyo natin. Walang masama. Pero pwede nyo naman Yusek tulungan po na, halimbawa, meron tayong lugar na pwede pagbilan. Oo, tama ako kayo. Subukan nyo natin. Kasi yung chassis madali. Kung meron mo tayong nagagawa doon, nabibigay natin pa rin yung tulong sa mga gumagawa na lokal at hindi sa... Correct. Saka mas mababa yun sigurado. Subukan lang natin, walang masama rin. Saka kung magkano, baka meron po kayong makakausap din na pwede nating supplier, di ba? Kami na ho maghahanap noon. Yung supplier ng makina na brand nyo. Para hindi yung talaga sayang kung sakali yung hindi pa rin pumasa to. Pero nakita naman nun natin sa appearance, pumapos eh. Pwede. Pwede natin nung sila tulungan at tanapan natin ng ano. Yung na lang o chassis, saka ano eh. Chassis makin na lang. Bago na po ang chassis, bago po ang engine, paano po yung kanyang franchise ano? Ay hindi o, madali na ho yung papel. Alam nyo, papel ho yan. Mas madali na yun. Mas madali ho yan. Kami na ho ang sasagot nun. Oo, yun ang, Tata June ha, pwede nating explore yun. Oo. Bakit hindi? Subukan mo natin sa DTL. Kaya subukan natin to. Wala akong problema. Kasi mas makakamainos kami. Ang hapon kasi na ang operator natin ngayon, yung kapot nila, hindi sila mahumutang ng malaki. Ang akin lang naman, para kahit papano, hindi pa rin masayang yung inyong ano, yung pinaghirapan. Tapos ganito, Tata June. Ito naman ang ipapangako ko naman sa iyo para makatulong din ako sa inyo. Magbuo tayo nung isang buo na mapapatipid ninyo, ako gagastos. Ayun. Ayun tayo, ha? Gagawin ko yung UNTV. Basta, bahala na si Yusek magbigay ng permit. Papapiyayin ko, libre sakay. Hindi mo kailangan ng permit. Hindi kailangan ng permit ko yun. Dapat, pero ang gusto ko lang po, at least yung sinasabi nyo, bigyan nyo po kami ng supplier. Saan po kami makakabili? Engine, chassis. Talaga, hanapin natin yung pinakamura natin. Diba? At least, papapabuhon natin. Kasi basta pangako nyo lang, di aabot na 1 million, di ba? Kasi pag umabot ng 1 million, eh doon na ako sa bago. Ayan, China nga lang. Diba? Pero yan ah. Sige. May magandao tayo. Di ba lang pumasa to, may pupunta pa rin sa akin. Pinagiraman na rin. Kasi po yung sinasabi ninyo, mas maganda naman yung talaga na wala nang butas. Dahil bago na yung makina. Diba? Okay, kung problema natin yun, di yung isang bubuhin natin, specialize na natin ng maayos, nang pasok dun sa standard. Sagot ko na yung ano. Ha? Okay. So, wala na sila masasabi, galing sa amin yung chassis, yung engine. Siguro yes. Ato naman na ako eh, papasa na yun. Correct. Diba? Parang, kumbaga, kayo na ang kukuhanin namin supplier. Dun sa inyo na. Basta ibababa lang nyo yung presyo. Diba? Ano ito eh? Garantisado na ako yun. Okay, tatakbo na. Tingnan natin kung ano takbo nito, Yusek. Baka takbo. Tatakbo ba talaga? Patakboin natin. Boss, pwede mo natin patakboin. Gusto mo ako magmaneho. Patakboin mo. Yan. Baka mausok. Biyay. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get It Straight with Daniel Razon. Para makita ko yung illegal terminal dyan eh. Alam ko kung kanino yan eh. Alam mo kung kanino yan. Hindi ba parang tama?
Pero ang na-test nyo na po sa top speed nito? Magaling. Talagang gumawa para masama. Maganda po yan. Ang top speed mo, abot na 120. Kung talagang maganda sa mga. Baka mabumaligtad yun. Huwag nagawin yun. Baka bumaligtad yun. Kasi yung makina nito is 4D30. Malaki makina. Kung papalo ng 12 kilometers Cusec, di ba, per liter? So, parang ang bago na. Eh kung bago pa yung makina mo. Subukan talaga natin sa bagong makina. Baka ako biglang meron tayong buksan na bagong ano dito. New opportunity for everyone. Hindi kasi, hindi ba maganda? Ay, kasi gano'n naman, eh, kaya naman. Yun lang parts ang sila nabubuo. Mas mura lang. Totoo lang eh, kasi masyadong maikipit yun naman. Ito naman, hindi yung ano, hindi sa DOT. Tayo kasi modernisasyon. Yes, yes. Pero sa yung mga big business, kailangan pa rin ano yung business. Kasi parang gusto nila, wala na. Gusto nila ma-ano din. Parang yung negosyo nila ma-protect. Ano kalay pa tayo? Ano naman yan eh? Pwede naman maging competitive yung ano, USEC, di ba? Yep, siyempre eh. Pantayan natin ang kapakanan ng mga... Hindi dapat yun sa lagi mo. Pero may mga madali po sa inyo yun na makakuha tayo ng supplier, di ba? Wala ko makakausap. Madali. Tapos bago. Pero marami ng problema dun sa mga route natin sa bagong jeep. Oo, kasi binigitigil na nung araw yan na walang ano, walang pag-aaral. Kasi gamalang kasi na magbigay, binigitigil yung rota. Kaya may mga rota na patong-patong at may mga rota na wala. Tsaka yung process din yung sector na dapat sundin dun sa bagong sistema. Yes, so, magsaka yung pag-aaral. Ang hirap talaga yung ano, yung pagbabago. Kasi hindi lang naman yung sasakyan, yung total mindset ng tao. Mindset ng ano, ng mga operator, mindset mismo ng mga nag-a-approve yung mga sabagay. Ano pa rin nila, alerte. Mahirap. Ako sa totoo lang, may labas ko lang yung mga unang unit. Okay na. Pwede na ako. Totoo lang. Pwede na magpahingi. Mahirap eh. Kaya hindi ko maiwalan, nung hindi ko makita ano kasi nakikip na rin ako dito eh. Sa totoo lang, may patakbo ko lang ito. Kahit yung simula lang, makita ko lang. Tapos sa problema, yung continuity din ko, pag hindi nyo babantayan, kahit pa paano, at least yung mga makausad na ng diretsyo, di ba? Yung alam na yung process. So, gano'ng katagal natin gagawin kung halimbawa magbubuo tayo ng bago chassis? Magkaganong bago lahat kasi, hindi masyadong matagal yun. Mga, siguro tamos na rin yung dalawang buwan. Kasi nga, depende sa manpower niya. Pero kung... Di ba pwedeng mas mabilis? Ayaw na yan. Boss, ayaw na yan. Pwede ba masyang linggo? Isa salpak mo lang eh. Ay, yung chassis. Taktakbo na, baka yung welding yung bigtal-bigtal. So, umpisahan na natin, ha? Umpisahan na natin, ha? Sige. Ay, nagagastos lang po talaga yan. Sa gitna. Para na makatayo yung tao. Pwede rin naman yun. Pero yung ano din po nun, kasi may aerodynamics din yun na ano, susundin yung tipo. At talaga yung ganito dapat. Sa bandang kaliwa ka, may yutan uli ka sa may tapat na tayo. Kaya huhuli ka ng MMDA dyan. Pagka na huli ka, magpatikip ka. Punta mahuli ka dyan, out of line. Nasa may illegal terminal, Tata Jun? Nalagpasan na, Erang. Wala! Ba't ka ba kasi nag-terminal doon? Ano ka lang, ba't yan? Ano ang pangalan nyo, boss?
Ano tawag, ano first name ang tawag sa inyo? Bebe. Ha? Bebe po. Bebe. Magkano ba pinigay nyo kayo? Wala po. Amin-amin lang. Ay, yung tagaw niya dyan, ha? Sa Batangas. Isipin mo, ilang tingnan ang katulad ni Kuya na ano dyan, na gumagawa. Isipin mo yan, mamabigyan natin na mag-asa pa rin ay tuloy nila yung ginagawa nila, ba't hindi? Tsaka ano pa din doon, kusik yung pwede natin na ma-highlight pa rin natin doon yung job creation. Oo. Diba? Ang susi naman o sa any nation building, hindi naman yung big business, yung mga katulad. Yan dapat kasi yung suporta ng gobyerno. Hindi ko lang alam kung gaano katagal babatang ng ganyan. Baka mamaya, bukas hindi na ganyan bumatang. Aakyat kaya to sa ano? Aakyat kaya to sa Baguio? Oo. Hindi kasi positent yan eh. Magkano ba paglagyan mo ng aircon? Pagkailagyan po rin nila ng aircon. Ano na siguro yung mga 50 ano? Mga ganun, mga siguro mga ganun. 50, 60, baka lumapas ka ha? Boss, UNDB lang po, boss ha? Oo. Baba ba ang ano? Para lang po kami sa UNDB. Magandang ano? Nakarating, nakabalik. At least nakabalik tayo. Hindi nakalas. Okay. Nice, nice. Salamat. Ay, bayad ka, bayad. Bago tayo ngayon challenge. Diba? So tuloy natin while we are working on the DTI. Papadaan natin. Umpisa naman natin yun. Maghahanap na ako ng pamilya. Marami na po tumatawag sa akin. Hindi ko masagot dahil hindi pa naman po na-apon pamilya. Padaanin natin. Tara sa akin. Pinatanong nga po ako. Pero dami siya dyan sa DTI. Tama sa akin. Hindi susot tayo sa DTI. Yun ang ano. Kasi makikita natin yung mali natin eh. Oo, correct. Tsaka hindi, kung ano lang naman eh, may kocorrect naman na gabi, di ba? Oh, kaya po yun. Okay. Yusek, maraming salamat po. Hi, sir. Really appreciate. Tata Jun, maraming salamat. Tulungan tayo. Boss, salamat po. Boss, gagawin natin yun sa akin, ha? Opo. Yung pa kayo. Ayun, para kayo yung laging... Oo, yan, ha? Nakauwi kami. Salamat po sa lahat ng umatama. Ito ang programang Bawal ang Pikon!